Yon, what's up mga kadip? Powerworks Hydrographics ulit. So, pasensya na, medyo matagal tayo nakapag-upload ng bagong vlog natin. So, this time, ito yung projects natin. Maglalagay tayo or magpiprint tayo sa malaking speed shape na to ng bagong pattern natin. So, para hindi na kayo maguluhan kung paano namin ginagawa yung tinting or pagkukulay ng mga bawat sa may carbon fiber namin or dito sa bagong pattern na gagawin namin. So, kamo na carbon fiber yung gagawin natin. Ayan, mga kadip. So, ipiprep na natin to una bago natin siya i-primer. Isand muna natin siya ng grit na 400. So, let's go. So, ngayon lang tayo nakapag-upload ng bago nating video. Pasensya na. Yung sobrang daming projects natin itong ilang buwan na nagdaan. So, this time, marami na tayong mga tutorial about sa hydrographics na ituturo natin. So, isa na to. Kasi marami nag-PPM sa atin kung paano natin kinukulayan yung carbon fiber white. So, nakita ko kasing transparent din yung bagong kamo natin na carbon, kamo carbon. So, parehas lang sila ng proseso na gagawin. So, titint natin ang black. So, gagawin natin dito. Maghahati tayo dito ng mga kulay. So, fading effects na lang siguro. Ididip natin to ng buo. Then, yun na. Kukulayan na natin siya ng iba't ibang kulay. Black or something kung anong kulay meron tayo. So, ayan. Tapos na natin siyang liyain. Naliya ko na lahat ng part. Primer naman tayo. Let's go! Magpa-primer na tayo. Bago tayo mag-primer, apply natin ito ng pattern. Kasi yung alikabok, yung pinagtanggalan ng liha natin, dahil dry sanding tayo kanina, kakaragalan tawag dito ha, pattern. So, medyo malagkit siya. Ito yung pinakungulas natin bago tayo mag-start mag-pintura. Para malinis. So, ayan. Apply tayo. 1 to 2 full coat to. So, flush off tayo. Then, second coat. So, after nyan, de-base na tayo siguro ng black. Kasi transparent yun. So, magbablock tayo tapos magkikrendy tayo sa ibabaw. So, ayan. Tapos na tayo ng primer. Be-base na tayo ng item para sa ating camo carbon. Camo fire. Base tayo black. After na ito, mag-deep na tayo. Flash off tayo 30 minutes. We'll be right back.
na natin siya ng black. Last off tayo 30 minutes para proceed tayo sa deep. So ayun, i-deep na natin siya. Tapos na tayo mag-flash off ng 30 minutes. So ito yung pattern natin. So hindi lang na video on kanina, pero ito yung speed shape tuyo na yan. So mukha lang basa kasi maganda yung pagkakaano natin ng base. Deep na natin siya. Activate muna. So ititimp na lang natin ito mamaya. Alright. So hugasan muna natin siya, ha. So ayun, meron tayong tatlong kulay na ipang-titint natin sa kanya. Ito yung mga candies natin na kulay. So meron tayong green, then red, then gold or yellow. So ititint natin siya doon para mas makikita nyo na yung output niya na yun yung design, pero iba-ibang kulay pwede siyang gawin. So unahin natin tong green. Candy red naman. Candy red. Alright. So, dinisin mo na nga rin, ha? Ang yung tayo mag-dinis bago tayo magpalit ng kulay or ang yung dinis na natin. Ang mga dinis na natin, trabaho. So gold naman tayo dyan, ha? Yung process.
Tapos walang kasa, mag-edit. Yan na po yung tinint natin. Right. Yan na yung finished product. I-clear coat na lang natin. Flash out tayo. So, yan. Mag-clear coat na tayo ng tinint natin kanina. So, tapos na yung flash off natin. Apply tayo ng clear coat. So, para makita natin yung pinaka-output ang ginawa natin. So, let's go! Samahan niyo ko. Ito na yung pinaka-final output natin. So, check na nga bro. Ayan. Camouflage. Camo na carbon fiber look. Ito yung final output natin. So, sample. Any color pwede siya. So, ginawa na namin yung candies para wala na masyado magtanong kung pwede ba siya kulay dilaw, pwede ba siyang kulay itim, pwede ba siyang silver, pwede ba siyang violet, pwede ba siyang blue, kahit anong kulay bro, pwede po. So, PM lang, ito na yung camo natin na available. So, malaking speed shape yan ha, tingnan niyo yung kamay ko. Kaya mas kita yung pattern. Yun!